Capsule o Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roji Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Danahan po ako sa Kopiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko. Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy! Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation. Ang ginainom din niyo? Bilunga Gold. Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am? Ako'y kuan, mayoma. So far sa akong observation is kanang nag-regular na din ako ang menstruation. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Sa magiging organic, organic foods o produktong organic, ang organic foods mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants, walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit niini. Ug asa ka makakita og organic farming sama sa livestock. Sa 3P Farm, dinhi ka makakuha og authentic organic products sama sa organic eggs, cow layer, native og free-range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pabo, kanding, karnero, baboy. Niyasam sila ilamian nga organic chorizo og organic tocino. Og sa mga special nga okasyon, pwede sa magpa-lechon og organic. Lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pabo. Pwede sab kamupalit og mga livestock breeders. Basta organic ang hisgutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or tawag sa 0921-630-637, 0930-9613-244. Sa 3P Farm, tanan organically grown. 3P Farm, nasa Puruka, Oswagan, New Bohol, Kidapawan City. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Ora sa Pilipinas, sa 13 minutos uman milabayang, alas 5 sa buntag. Sa mga tudling sa atong balitang international karong buntag, ha? Patay ang tulo ka mga individual o 60 usab ang nangaangol o paraan pagkarong kinapangita. Human nga Mia Taiog ang Sichuan province dito sa nasudat China. Sigon sa local authority sa magnitude 6 ang nasinatiang pagtayog. Apan subay sa taya sa US Geological Survey o sa magnitude 5.6 nga linog. Ang amigo dito sa nasampit nga lugar nga dunay epicenter nga 52 kilometro sa southwest sa Yungshuan District sa Chongqing. Nga adunay gilawmon nga 10 kilometro sa abot usab sa 1,221 ka mga panimay ang nahagsa og kapin 3,000 ka mga dagkong building ang hilabihan usab nga nangadamyos. Kalambigid na nini nagpatigayon ng Chinese authorities sa rescue operations sa particular sa Lushu City. Nga hilabihan usab nga naapektuhan sa nasampit nga linog. Tinig ng bayan. Sa laing bayan tulo usab ka mga individual ang gikaingong na wala og padayon pa karong ginapangita sa nahagsa nga usa ka cargo plane na dito sa nasod Indonesia. Sigon sa opisyal nawalaan sa contact sa air control sa Rimbun. O ang Rimbun Air Flight ipila ka minuto human gini nga miya lupad dito sa Intan Jaya Papua Region. Matod ni Papua Police Spokesperson na Ahmad Mostofa Kamal, posibleng nagka-problema matod pa ang nasampit nga aeroplano tungod sa kamaot sa panahon. Nakablaga ng mga debris sa Twin Otter 300 aircraft dool sa dapit. Kung asa usab nakita ang kinatibuk ang nahagsa nga bahin niini. Padayon pang ginapangita karon sa mga otoridad ang tulo ka mga nawala nga mga individual. Tinig ng bayan.
Sa laing bahin na nanahimong magmanambuzon ang pinakaunang tourism mission sa SpaceX rocket o Inspiration 4X dito sa Kawanangan, sakay ang upat katawo. Pulos mga turista nga sakay sa nasambit nga rocket. O gawalay ni isa ang niuban ni ini nga professional astronauts. Uy, risko niya. Hindi ka nang bigitan gini sa usaka billionaire nga mao'y nagpondo sa Mission Cancer Survivor Community College Center o usaka empleyado sa Lockheed Martin employee. Human ang pagpalupad gikan sa launch pad sa Kennedy Space Center sa NASA sa Florida. Adunay gipaspason kini nga 17,000 mile per hour nga nibuwag nga na sa capsule kun asa sakay ang upat ka mga pasahero gikan sa rocket. Magpabilin sa tulo ka adlaw ang SpaceX Crew Dragon capsule nga mulibot tibuok kalibutan bago kini hingpit nga mubalik nganha sa kadagatan sa Florida karong adlaw nga Domingo. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Oo, layo na ang giabdance panahon ha. Ultimo kuan Kawanangan aduna na tourism initiative sa didtong Davita. Sa laing bahin og dugang sa atong mga isgutanan karong nga buntaga dito sa may nasod Italy, pagapangitaan sa gobyerno dito sa ilang nasod ang tanang mga empleyado sa COVID-19 na green pass o pamatuod nga bakunado na. Ogan negatibo sila sa tanang COVID-19 test. Ang Italy ang maoy unang nasod dito sa Europa nga magpatuman sa nasambit nga lakang. Pagapangitaon sa suspension o mag-atubang sa suspension gikan sa trabaho ang og dili sila pagabayaran usab ogas sahod. Sud sa lima ka adlaw ang mga individual nga wa pa makakapot niining green pass o COVID pass dito sa nasod Italy. Pagasugdan ng samdit nga lakang karong umaabot nga buwan sa Oktubre, pizza 15. Una na nga giya pangitaan sa pass o green pass certificate para sa COVID-19 o digital man o printed. Ang mga train stations, sinehan, restaurant, gyms o gaman mga swimming pools dito sa nasod Italy. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga atong lakbitan usab ang nasod Indonesia. Gidugangan pa sa nasod Indonesia ang ilang pagpatrolya sa Natura Islands nga makita dito sa West Philippine Sea. Kinihuman nga nadiskubre ang presensya sa mga barko sa China o ingon man US dito sa lugar. Matugang ang Indonesian Navy Western Fleet Commander Arshad Abdullah. Nga adunay lima ka mga Navy vessels na ang gabantay uban ang Air Patrol nga nakakatag dito sa North Natura Sea. Ang nasambit nga David Matod pa ang giya angkon sa Indonesia nga sa nasambit nga kadagatan o kuno anaaslay igong katungod sa pagpatuman sa nasambit nga lakang. Kaya rumang usa sa nasambit o usa ang nasambit nga David nga karon na ginasulay ang pag-asakupon sa China. Kung asa, nagtindog sila haduol nini og pipila ka mga artificial island. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5:19 na sa buntaga. Ito ang langkom sa atong mga balitang international karong buntaga. Sa atong pagbalik, mga balitang nasunod atong iyagyagan ninyo. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Angad sa imong orasan, alas 5:19 sa buntag. Han, naunsa sa naman yung panahon ron, uy? Dagan ang naggalisod tungod sa epektos pandemic. Apil pod kita. Han, ayaw pa stress. Kay musamuta og galisod. Kay ang stress ra ba, mao ka na ang makapahinay sa ato ang pangdepensa. Diao, gitimplahan te ka og Okira Coffee. Uy, salamat, Han. Wala na tay mahimo, Han. Kung dili, pabaskugo nato ang atong kaugalingon. Uban sa pagsalig, na mahuman raning tanan. Kalami pa di ay ning Okira Coffee, Han. Makapabasko gidi ay. Korean Red Fennec Ginseng ang nagunang sagol sa Okira, Han. Dunay mangosteen, maong makabaskog. Dali na, Han. Baskog na ko. Kana ba? Nagapangita ka ba og kabayo? Ano na kay kabayo? Pero wala kay tiggalam? Gusto ba ka makakaton mo sa kay og kabayo? Gusto ka bang bansayon ang imong kabayo?
o bansay na ang imong kabayo. Pero adunay dili maayong kinaiya nga kinahanglan tarungon? Gusto ba nimong suwayan mag-trail ride? Sakay sa kabayo? Kung oo, ang imong tubag sa bisan-asa nga pangutana, tawagi o pag-text sa 0929-794-1513 o adto sa 3P Farm nga anaa sa New Bohol, likod lamang sa Elay o Yaki Compound. Ang 3P Farm ay tumatanggap na ng enrollees para sa horse riding lesson. Anyong haseyo! Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo, ang Flycore Korean Office. Flycore Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycore Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwan ng sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycore Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata, maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycore Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycore Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas sa alas 5.22 na sa buntag. O sa kamayong buntag dahil sa tanong natong mga kahigilaan din ang dapita sa may barangay New Bulatukan sa Dumanda family and Hipulani o ngayon sa Batok family. Maayong buntag usap dahil salamat sa inyong pagpaminaw. Alas 5.23 sa mga tudling sa atong balitang nasunod karong buntag. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Idaye garon sa National Union of People's Lawyers kon NUPL ang desisyon sa International Criminal Court nga ipadayon ang investigasyon kalambigit sa controversial nga war on drugs ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa usa ka sawata pamahayag, gihatagagdood ni NUPL President Edri Olalia ang nahitabong extrajudicial killing sa dinhi sa nasod Pilipinas nga gikamatay sa daghang Filipino. Hulyo 4, 2016, dihang unang gihatagag pagtutol sa grupo ang extrajudicial killing sa drug campaign sa administrasyong Duterte. Nga sigon sa grupo, target lamang ang mga pubring, mga individual nga narambigin sa illegal nga droga. Nanawagan si Olalia ngadto sa mga miyembro sa NUPL nga ipabili nga ligon ang mamahimong baruganan na bisan pa man daliwala sa COVID pandemic o gasulayan gayud nga pag-atubangon ang mga isyu nga sama niini nga adunay kalambigit nga nasa ilang misyon sa paghatag hustisya nganha sa mga biktima sa human rights. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5.24 ang atong oras. Samtang gikulang na kuno karon sa oxygen tanks ang Western Visayas. Kana sigon ni Iloilo Provincial Administrator Attorney Zosetta Mamo. Usa lamang matud pa ang supplier sa COVID-19 oxygen tanks sa dito sa ilang rehiyon. Hinungdan nga limitado ang supply o ingon man gining madawat nga na sa matag ospital. Sigon sa opisyal nga nabahala na sila sa padayon karong pagdaghan usab sa kaso sa COVID-19, particular sa Iloilo. Padayon ang pagpangita sa Iloilo Provincial Government sa dugang supplier aron na makapalit sa oxygen tanks. Sa karon moabot sa 118,139 ang kinatibukang iyap sa COVID-19 cases dito sa Western Visayas. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 5.24 ang atong oras sa dugang tudling sa itong mga taho karong buntaga. Gilaumang makadawat ang Pilipinas sa 14.89 million doses sa Pfizer o Moderna vaccine sa gikan sa Amerika bago matapos ang buwan kasamtangan. Matod ang NTF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., mapataas nini ang vaccination program sa nasod samtang ginaandam ang guidelines alang sa pagpabakuna sa mga minor de edad.
o general public sa musunod nga o subay sa approval sa vaccine expert panel. Matod ni Galvez nga gilauma nga moabot karong buwan sa Setyembre ang kapin 30 million COVID-19 vaccines dinhi sa atong nasod. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ara sa Pilipinas, alas 5:26 na sa buntag. Ulang tunling sa atong balitang international o nasod nun karong buntag. Update sa COVID-19. Nakabati karon ang Department of Health kung DOH sa abot 21,261 ka mga dugang kaso sa COVID-19 kagahapong adlaw. Adunay 13,644 ang nangaayo o 277 ang namatay. Sa kinadibok ang gihaba sa napati karon sa Dibok Nasod 7.7%, 117,946 ang aktibong kaso. 90.7% o 2,090,228 ang mga nangaayo. 1.56% kung 36,018 ang namatay. Sigon sa pinakaulahing tahot na ng laboratorio ang karon operational na. Gikan Setyembre 14, tuig 2021, samtang adunay nabiling duha pa ka mga laboratorio. Ang wapa nakasumiter sa datos sa COVID-19 Document Respiratory System. Subay sa datos sa milabayin 14 kaadlaw ang kontribusyon sa duha ka mga laboratorio. Kapin kung kulang 0.2% ang tanang sample nga na test o 0.3 ang tanang nagpositibo nga mga individual. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas sa 5:27 ang atong oras sa atong pagbalik mga balitang probinsyal atong iyagyag kaninyo. Impormasyon una kita alang sa atong panglawas. Sadod ka nato ni Tinig Do sa Lulu Iluspa. Tinig Pangkalusugan. Tinig ng Bayan. Ang Kidiyaki Vitamins nga nagapakusog sa immune system, nagapapaspas sa pagtubo sa mga bata, nagapalami sa ilang pagkatulog o pagkaon, magdako sila nga utukan kon bright busa gikinahanglan, painumon ninyo sila og Kidiyaki Vitamins kaning inyong mga anak. Malipay gyud ko anang kuan mga higala, mga inahan nga mo text og magpasalamat kay abdik na kayo ang ilahang anak o dili na sakiton, nagapasalamat yud ko kaninyo. Kanang mga inahan nga nagapaminaw karon, nga ang ilahang mga anak ginapatumar pirme og Kidiyaki Vitamins. Kay abi ninyo ang Turin nga usa sa sagol sa mga Kidiyaki Vitamins ang nagapromote sa optimal blood flow sa nerves. Aduna kini dako nga trabaho sa physiological. Kasagaran ang Turin makuha pinaagi sa pagkaon og lain-laing karne, dairy products og itlog. Ang amino acid Turin nga naa sa Kidiyaki importante kaayo alang sa mga nagatubo nga mga bata, mga higala. Amin ninyo nagapalig-on usab og bukog sa mga kabataan ang Kidiyaki Vitamins. Usahay tungod sa kakabos, mga higala, dili kaya ihatag ang tanang kinahanglanon sa mga bata. Busa aron masiguro na mahatag tagkini sa mga bata, painumon gayod sila og Kidiyaki Vitamins. Kay kani mga pagkaon sa matag adlaw, mga higala, lisod kaayo ka na. Kay wala pa sa 20% ang makuha nila, edugangan pa kung dili gayod nato kini makumpleto. Busa kung mangita pa man to og nagkalain-lain mga pagkaon, dili na ta magpalabad pa sa ato ang ulo. Ang ato na lang pangitaon og paliton ang Kidiyaki Vitamins. Timanan usab nato, mga ginikanan, nga kung healthy ang atong mga anak, minus gastos og mali payon ang tibuok pamilya, di ba? Kay mga healthy man ta, walay mga nagasakit. Ang Turin nga naa sa atong lawas, dali usab gini mawala, hilabi na sa inadlaw-adlaw nga paglihok sa mga kabataan kun sa panahon sa physical activity. Ang Turin nga naa sa Kidiyaki Vitamins, magamit kini sa mga bata aron matabangan nga maabsorb ang uban pang mga nutrients sa ilang ginakaon para sa healthy cellular activity. Ang Turin, dunay antioxidant properties, ginaprotektahan niini ang tibuok muscular region sa mata, maong motinaw ang pananaw sa mga bata. Mo nang hinungdan, mga inahan, mga mami, nga permi mo ingon sa inyuhang nga mo text mo, mangutana mo, mo share mo sa inyuhang unsay nakahatag nga maayo kaninyo kaning mga produkto sa Yaki. Dinhi sa numero lamang po na 0928-6767031. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Eluspa, Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan. Tinig ng Bayan. Daghang salamat gobang Lulu Iluspa. Alas 5:30 na ang atong oras at ang isa atong pagbalik mga balitang probinsyal human lamang ini.
Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Ora sa Pilipinas, alas 5.32 sa buntag. Bangon na higala, pangapi na o yaki din ha sa inyong nataran. Tinig na. Kayag na, daw-daon ha. Tinig ng Bayan. Sa mga tunding sa itong balitang provincial karong buntag. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Ay, may buntag dahil kay Pipay dahil nagapaminaw karon. And kay, anong pangalan eh? Jojo din ang dabida sa may Alyosan. Dang salamat ha, sa inyong pagpaminaw. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Sa mga tuling sa itong balitang probinsyal, garong buntaga, taho gikan na sa may Caraga Region, gikumpirma sa Talakogon, Agusan del Sura, Mayor Paulina Masindo, nga dili na mapuslan ang bende ka mga medical oxygen sa nga alang unta sa Talakogon District Hospital. Human nga nisemplang ang gikargahan ining hauler truck. Sa impormasyon gikan kang Mayor Masindo, nga 30 ka mga medical oxygen ang karga sa nasambit nga truck at napulo lamang nga niini ang karon magamit, human nga maguba ang 20 ka mga tangke tungod sa nasambit nga aksidente. Sigo ni Mayor Masindo nga subay usaba sa gika na yon ni sa ilang administrador sa Talakogon District Hospital nga gikan sa Davao City ang nasambit nga truck o ga posibleng tungod sa sobrang kakapoy sa driver. Hinungdan nga nahitabo ang nasampit nga aksidente tungod nga adlaw-adlaw matod pa nga nagadeliver sa medical oxygen sa ang nasampit nga individual nga nasa lain-laing mga ospital dito sa ilang rehiyon. Sa inisyal nga imbisigasyon, nawadan og kontrol ang driver nga si John Edito na Paho Petos nga naga-drive sa nasampit nga truck. Hinungdan nga may tuali kining iyang gimaneho nga truck nga karga ang mga oxygen tanks nga mitagilid nganha sa dalan. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Dito sa Agusan del Norte, gipresenter ni Major General Andres Centino, ang Commanding General sa Philippine Army, ang usa ka taas nga opisyal og uban pang mga tag-as nga opisyal sa militar. Sa 4th Infantry Division, ang usa ka NPA Platoon Commander og pito niini ka mga tauhan human nga mitahan sa 23rd Infantry Battalion Philippine Army nga nakabase dito sa Buena Vista, Agusan del Norte. Dakong o banda alas 8 sa buntag dihang miya tahan sa 23rd Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Julius Cesar Paulo Jr. Ang mga kanhing mga rebelde nga sila Kim Agad Mapoy alias Patrick Binata 27 anyos nga maoy fronta secretary sa Guerrilla Front 4A sa North Central Mindanao Regional Committee. Bitbit ang iyang .45 pistol, uban ang mga magazine og 5 ka mga bala. Dungan niya ang mitahan ang iyang kuya nga si Loreto Agad Mapoy alias Arvin. Adunay asawag 34 anyos commanding officer sa platoon Joker sa GF4A sa NPA. Bitbit nini ang caliber .9mm pistol o sa kamagazin og 5 ka mga bala. Dungan usab nga mitahan ang duha ka mga dalagang leader sa platoon Joker nga nailhang si Mary Chris Calyanta alias Noim. 24 anyos sa political guide sa squad 1 platoon na Joker o Arlene Igom alias sa Juan 30 anyos sa medic sa squad 2 sa platoon na Joker. Ang uban pang mga
Miyembro ang mitahan sa hiniusang apwersa sa 23rd IB of Buena Vista Municipal Police Station ang nailhang sila Rolando Morata alias Pang. Adunay asawa ga 52 anyos political instructor sa GF4A. Bitbit nini ang M16 rifles Revoden Morata alias Denden. Adunay asawa 29 anyos miyembro sa Sandahang Unit Pampropaganda Kingdom. Bitbit nini ang CZ550 sniper rifle og Rex Dale Morata alias Rex binatag 24 anyos sa kanhing miyembro sa SYP Kingdom. Bitbit ang usa ka M16 A1 rifle og usa ka magazine. Kini duha ang kini nga mga nasampit nga mga miyembro ang ni abandona na nganha sa ilang grupo human usab. Nga nagpadayon ang focus sa military operation sa dito sa ilang lugar. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5:36 ang atong oras sa laing bahin na pagkakasuhan sa kasong reckless imprudence resulting to double homicide ang driver sa usa ka gasoline tanker. Human nga gibangga nini ang usa ka harvester kung asa ang dunay duha ka mga namatay samtang unom ang nangaangol. Sa initial nga investigasyon sa nabunturan PNP na punting nga padung ang mga biktima sa ilang uma para unta mo ani apan pag-abot nila sa Golden Valley magsaysay na bunturan di oro diyang kalit sila nga gibangga sa usa ka gasoline tanker. Sa karon gunit na sa mga awtoridad ang driver sa tanker nga gilang si Diego Basmayor Heralde, 59 anyos residente sa Tibungco, Davao City. Sigon kang Basmayor, nawalaan og brake ang iyang gimanahong tanker hinungdan nga gisungag niini ang harvester. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Dito sa probinsya sa Bukidnon, gunit na karon sa mga tropa sa gobyerno ang usa ka taas kang opisyal sa Communist Party of the Philippines sa New People's Army National Democratic Front nga unang naaresto subay sa warrant of arrest dito sa Purok 3 sa barangay Paitan sa Quezon na Bukidnon. Sa intelligence monitoring sa Regional Special Operations Unit sa PNP, napunting ang impormasyon og lokasyon sa suspect nga si Adelaida Magtapok alias Gwen dito sa Purok 1 barangay taga Purok 1 barangay Bitaangan. Butuan City nga nagtago dito sa Bukidnon. Nagatubang sa kasong kriminal sa sala sa Regional Trial Court RTC Branch 7 Presiding Judge Zenaida Plazer sa Bayugan City, Agusan del Sur ang nasambit nga suspect. Sa investigasyon gikan na yon ni Region 10 Investigator Police Colonel o Captain o Corporal Rex Gulben ang naaresto nga adunay kaso kunong robbery, double homicide og damage to property. Gibutyag usab sa nasampit nga opisyal nga ang ilang naaresto adunay patong sa ulo nga 5.3 million tungod sa pagka wanted niini. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5:38 ang atong oras samtang sa laing bahin dito sa may area sa Lanao del Sur. Tinig ng kinasayod karon sa mga kapulisan na kung adunay kalambigitan sa rido o personal nga bingkil ang hinungdan sa pagpusil patay sa duha ka mga engineering students sa sud mismo sa Mindanao State University dito sa Marawi Campus sa Marawi City, Lanao del Sur. Sa karon wa pa idi ang PNP kung nganong gipo sila mga biktima nga sila Hamza Raok ug Omar Saina nga parehong third year engineering students sa nga taga Balui sa Lanao del Sur. Sa impormasyon gikan na sa PNP gigamitan ang mga biktima sa caliber 40 ug wa pa mailhi karon ang mga suspect nga dayong miipsot sa nasampit nga krimen. Gikan ayon na sa PNP nga ilang gipabalikan ang area kung asa nahitabo ang maong insidente aron mapunting pa ang dugang ebidensya o ingon man makakuha dugang testimonya gikan sa posibleng mga saksi. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5:39 ang atong oras sa atong ligiron una ang probinsya sa South Cotabato. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Nagapadayon karon ang investigasyon sa kapulisan sa netabong pagpamusil patay sa usa ka abogado dito sa Surala sa South Cotabato na ilhan ng biktima si Attorney Juan Makababad. Anaasa hingkod ang panuigog residente sa Zone 2 Barangay Libertad, Surala, South Cotabato. Sa impormasyon na gikan sa kapulisan, gikan ayon nga sa mismong gate sa ilang panimay, gipusil ang nasampit nga biktima
niini nga duha ka mga suspek nga sakay sa motorsiklong itom og dayo na nga niya tiro nganha sa biktima, nakaangkon og daghang samada sa ulo og dughan ang nasambit nga abogado. Gidapang biktima sa Javilosa Hospital apan gideklara kining dead on arrival sa niya suta nga mga doktor. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5:40 na ang atong oras sa ulahing tudling sa atong balitang probinsyal karong buntaga. Tinig ng kanayunan. Taho gikan na sa may Cotabato City. Tinig ng kanayunan. Ipabutan sa mga armadong kalalakinan ng detachment sa Philippine Marines sa kagabi dito sa barangay Kalangalan sa Cotabato City. May balo sa mga sundalo sa pagpabuto nga milungkad sa pipila ka minuto gamit ang tag-as nga matang sa armas na kugang matod usaba ang mga residente dito sa lugar og naglibot na didong dapita ang duha ka mga armored personnel carrier sa Philippine Marines particular dito sa my town proper armas sigurong seguridad sa mga sibilyan sa karon wapay mapunting ang mga otoridad sa posibleng nagpaluyo sa nasampit nga pagpangharas. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Tutok sa inyong orasan mga higala, alas 5:41 na sa buntaga, katong langkob sa itong mga balitang probinsyal. Karong buntaga, sa itong pagbalik mga balitang lokal, atong ihatag ganin human lamang ining pipila sa itong mga pahinumdom. Talakayang pangsakahan, tinig ng bayan. Paunsa ang pagresolba sa pagtubo sa sagbot sa tanom nga palay? Mamahimo pa ba mag-spray para sa sagbot bisan hapit na mangunod ang bunga? Ato nang pagtanom, unsa nga klase nga sagbot ang iyang nakiklari sa iyang basakan? Kung kani ba grasses ba ni o kanang lagpad ang dahon? So, kung ina to kanang mga sagbot nga kanang may mga bunga, muna hindi na tawag natong mga grasses. So, di na siya pwedeng maisprehan na ito o herbicide kay tungod kay gamitin na ito herbicide na kung mamatay ang sagbot, mamatay po ng umay. So, pero kung ino na itong broodmate siya, napa siya yung chance, pwede pa siya maisprehan na ito o herbicide sila gitaling gabit sa kaning 2-4-D. Tapos, sinugdanan pa siya ang pagtanong, may pag-land preparation dahil posible nga dito na nagsugod ato ang sagbot. So kung kani pwede na ito malikayan nga maligit unta masagbutan atong tanong kung tama ang pagprepara sa ato ang basakan. Kinaglan ang pagprepara sa atong basakan at least nagi sa isa ka bulan bago siya tamnan para ang mga liso sa atong mga sagbot na naapatong taon atong artista kung tama atong pag-land preparation kami malikayan din ato nga kami inuturo kay isibli nga katong mga sagbot nga bunga sa itong mga sagbot di agin siya katurok tungod kay malata na siya kay sa pinagi sa mayong ang land preparation. Katong nga pinagi po sa ato ang water management. So sa atong water management kani isang isa ka maayo po ng pag-control sa atong mga sagbot kay kung tama ang pasulod na itong tubig kanang pag-manage na itong tubig ikan sa bagong tanong hantong sa mga harvest, posible po nato nga di na malikayan din nato nga di na masagbutan ang ato ang masakan. So mauna siya ako ang nakita nga maayong pamaagi sa pag-control sa ato mga sagbot. So kung katutungutan na nga pwede pa mo spray sa kung nagabunga na, ipindi na siya sa ato ang sagbot nga naa sa ato ang masakan. Para sa Tinig ng Bayan, muna inyong higala si Alan Valdez Bernardo, Provincial Rights Coordinator sa probinsya sa Cotabato. Talakayang pangsakahan, Tinig ng Bayan. Alas 5:44 ang atong oras sa atong pagbalik atong suway ang makauban ang ating pamaba sa 72nd Infantry Battalion. Mga ikitag-update galambigit nining mga LCAC project implementation under sa ilang AOR. Katambayayong ang Department of Interior and Local Government, Provincial Government o mga Local Government Units.
Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Nak, naunsa man ang bata? Ganiha ra man magsigighila. Giguto mangud ni ma, wala mangud koy gatas. Anak, di bagiing na nataka pag tumaraan ang oleferacy. Dugay na ko nag-ingon ni mo nga kanang oleferacy, daghan kaayo ang binipisyo ni ana. Kanang susama sa magpadaghan o gatas sa inahan na nagapadede. Maunang ingon ako ni mo, suwaye ang oleferacy. Salamat sa oleferacy. Malipayo na si baby. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas sa alas 5:46 na sa buntag kagapong adlaw. Doon na kunoy duha ka mga tawag tayo ni kining kambal nga proyektong ground break din ha sa may area sa may President Roasa North sa Cotabato. So makisayod kita kalambigit nini tungod kay under gini sa proyekto sa kining LCAC o katong ang target nini katong mga dapit diin invested kani ato influence ni ining mga walhong grupo. Ngayon kita kasayuran kalambigit nini atong makauban na si Lieutenant Ailina Maria Loria ang tigpamaba sa 72nd Infantry Battalion. Hello ma'am, ayong buntag, live dang anong sa programang Tinig ng Bayan sa Joy FM Kinabawan. Good morning po sir, good morning po sa lahat ng kapakinig nyo na sa Joy FM Kinabawan sir. Opo, ma'am, can you tell us itong at least a brief details po dito po sa binuksang proyekto po kahapon dyan po sa area ng President Rojas ma'am? Bali, kahapon po, ang ating gobyerno sa matinding kolaborasyon at dedikasyon nito na mapatupad ang Executive Order 70, ang provincial government po natin dito sa North Cotabato, ang Department of Interior and Local Government, ang National Task Force in Ending Local Communist Armed Conflict, at saka ang local government unit po o ng President Rojas, sa kolaborasyon din ng 102nd Infantry Bagwis Brigade and 72nd IB ay successfully nag-launch ng dalawang groundbreaking ceremony ng concreting of farm-to-market road sa dalawang barangay sa President Rojas, ang barangay La Esperanza at ang barangay New Cebu. At sa barangay New Cebu rin po, pagkatapos ng ceremonial ng groundbreaking, ay nagpatuloy po ang napending na servisyo caravan para sa pagbibigay ng mga services ng iba't ibang government agencies sa mga residente ng nasabing barangay. Mm-hmm. All in all, ma'am, how much po itong proyektong ito, ma'am? Bali, yung dalawang concreting of farm-to-market road po na project ay nagkakahalaga ng 13,450,000 pesos each. Ah, each po, 13 million. Each po, bali sa isang barangay po na LCAC beneficiary, makatanggap po yung isang barangay ng 20 million pesos. Tapos, depende po sa usapan nila sa local officials, mga barangay nila kung ano yung mga proyekto na gagawin nila doon sa 20 million na budget po para sa kanilang barangay. Yun. So at least paano po na-identify itong dalawa ma'am na at least unang na-implementahan nito po nga proyekto under ng LCAC po? Ang mga beneficiaries po natin ng LCAC, sila po yung mga dating affected influence barangay ng mga communist terrorist groups. Mm-hmm. Sila po ang inimersion po ng ating community support team, ang CSP, sa President Rojas. At during sa immersion po ng C2ID, na-find out po mga tropa natin na itong mga dahilan na to, kung bakit sila dalim lang, kung bakit sila na-recruit ng mga
nasabing teroristang grupo. Mm-hmm. So at this moment man, at this point of time, may ilang mga LCAC projects na po ang at least nasimulan under po ng 72nd IB po together ng DILG and LGUs. Opo, bali, ito pong dalawang concreting of farm-to-market road, ito po yung unang groundbreaking na nangyari dito po sa North Cotabato. And nangako po ang ating gobernador na si Gobernador si Katamco sa rin po sa iba't ibang government agencies sa North Cotabato na sisimulan na po ang mag-ibig proyekto. Hindi naman po dito sa aming area of operation. Yun. As per information, ma'am, mula po sa at least sa provincial government under DILG and together sa unit po ng military dito po sa North Cotabato, how much? Ito pong may ilan tayong barangay, ma'am, under ng LCAC, considered as beneficiaries ng LCAC, and how much po ang kabuang pondo, ma'am, if may data po kayo? Bali, ang nasabi lang po kahapon, sir, sa President Rojas, pero 20 na barangays po na makakatanggap ng 20 million sa barangay. Mm-hmm. Bali, a total of 400 million po ang matatanggap sa 2022 po ng President Rojas. Bali, unti-unti po, sa tulong na rin ng ating sa tulong po ng ating gobernadora at sa mga iba't iba po pong mga government agencies, maipagpapatuloy po at pasisimulan na ang proyekto para sa mga kababayan po natin dito sa so, upang masolusyonan na ang mga dahilan, ang mga issues na ginamit ng mga CPP, NPA, NDF para malinlang po sila noon. Mm-hmm. Ma'am, pwede ba nating malaman, kasali po ba, interagency po ba itong pag-identify dito po sa mga dapat na mga proyektong ilalagay per barangay po? Or mismo ang barangay council na lang ang nag-a-assess kung ano po ang mas kinakailangan ng isang barangay para paglagyan dito pong 20 million na budget mula sa Barangay Development Fund? Bali, ang suggestion po na mangyayari po kung paano po nila ma-identify is magagaling po mismo sa mga residente, magagaling po sa mga barangay officials, kasi sila po talaga ang nakakaalam kung ano ba yung mga ginamit na issue, ano ba yung mga dahilan, bakit sila na-recruit noon. So yung mga dahilan po noon, yun po yung parang sinusunusunan, binibigyan ng pansin ng ating gobyerno para hindi na bumalik muli ang mga masasamang ideolohiya, ang masasamang influensya, ang kahit ano pa mang affectation ng CPP, NPA, NDF sa mga nasabing barangay. Yun, oo. So, kasabay ng implementation nitong proyekto, ma'am, at least yung presence ng military, andyan pa rin po ba yung at least yung exposure ng military personnel? Andyan pa rin po ba sa community, ma'am? Para at least consistent, efficient ito pong ginagawang pagsisikap ng gobyerno na at least maibalik ang loob nito pong mga individual supporters man or mga former mga rebels pabalik dyan po sa gobyerno, ma'am? Opo, bali, ang mga na-immersed po ng CSP team natin po ng mga barangay, yung mga influence sa barangay, once na ma-clear na po namin yan or pumasa na po sa higher headquarters na cleared na po ang mga nasabing barangay, hindi po iniiwanan ng sundalo ang mga barangay na yan. Meron po tayong ibubuuin na people's organization sa mga nasabing barangay, at ang mag-monitor po dito ay ang ating mga community development team. Ang ating CDT, sila po yung mga mag-a-assist kung ano pa ang kailangan ng ating mga people's organization para makatayo na po sila sa sarili nilang paa at magkaroon na sila ng mga sarili nilang kabuhayan. Yun. Oh. Dito po, mula po dito sa dalawang mga barangay, ma'am, ano po ang mga people's organization na at least nabuo po ng 72nd IB dyan po sa area? Bali, mayroon po tayong tig-isa na people's organization po na nabuo dito, ang UC Cebu Farmers Association and La Esperanza Multisectoral Association po. Mm-hmm. Ito pong location ng dalawang mga road projects na ito, interior na po ba ito, ma'am? Doon po ba, malayo na po ba sa sentro ng barangay? Bali, may portion po na malapit, parang ano po ba, parang magsisimula po sila sa sitio, papunta po sa sentro. Ah, okay. So may ilang... Para yung mga, mga kabuhayan po ng mga tao natin na nasa malalayong lugar, magkaroon po sila ng maayos na daan para makarating yung mga kanilang mga kabuhayan
dito po sa sentro natin. Oo, sa 13 million ma'am, no? Mga 13.4 million each. Mga ilang kilometro po ito ma'am? Each. Ay, bali, may data po kayo? Na ano kung ilang kilometro, pero nagkakahalaga po yung ano, nagkakahalaga po yung project na po yun na 13,450,000 po. Mm-hmm. Kailan po ang target completion po nito, ma'am? Ang target completion po is nasa 77 days po, kung di ako nagkakamali. Mm-hmm. Early Christmas po na regalo ng ating gobyerno sa mga residente ng President Rojas. Yun, oo. And hopefully this year, within the year, ma'am, sa naiwang ilang buwan for 2021, may other projects pa ba ang tinitingnan na ngayon na at least mag-ground break within the year? Ngayong araw po ay sa Magpet naman po magkakaroon ng groundbreaking na mga proyekto ng ating gobyerno. Ngayong umaga magkakaroon ng groundbreaking sa Don Panaka and pagkatapos po doon sa bantak naman po sa Magpet. Ah, ano pong mga proyektong ito ma'am kung may detalye po kayo? Bali, farm to market road din po ito sir. And sa bantak din po, katulad po sa New Cebu, magkakaroon din po sila ng servisyo caravan after ng ceremonial groundbreaking. Mm-mm. May data po kayo kung how much po itong dalawang mga proyektong ito, ma'am? Bali, yung data po, sir. Mamaya po natin manalaman, sir, kapag ano na po. Kapag magsimula na po yung ano natin, sir. Yung programa, sir. Opo. So at least ito pong mga downloading ng mga projects na ito is atakin po o kasama po doon po sa inyong naipangako ma'am ano during orientations and during sa engagement po ninyo sa communities at least na-realize na ito pong at least pangako po natin na hindi natin iiwan ito pong communityng formerly infested ng kabilang grupo ano. So ma'am ngayon po mensahe po ninyo diyan po sa mga iba pang mga barangay na target pang at least mabenepisyuhan nito pong proyektong ito. Katulad nga po ng nasabi namin during mga immersion po, kami pong mga sundalo, ang mga kasundaluhan, kami lamang po ang tulay ng ating gobyerno para makarating po ang serbisyo sa kanila. Pero ito pong mga serbisyo na ito, itong mga proyekto na ito, ito po talaga ay dahil sa dedikasyon, dahil sa commitment, dahil sa sincero na kagustuhan po ng ating gobyerno, nawakasan na po ang insurhensiya dito po sa ating bansa. Sa mga incoming na barangays po natin na makakatanggap pa po ng mga 20 million na budget, sinisigurado po namin na natulong na rin po ng provincial government and sa mga local government units sa mga nasabing barangay, itong 20 million na po ito ay makakarating sa kanilang barangay upang masimulan na yung mga proyekto na inilaan po para sa kanila. Okay po. Maraming salamat po sa panahong inyong ibinahagi dito po sa Tinig ng Bayan. Lieutenant Colonel Aileena Marie Loria. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ma'am, ingat po kayo. Opo, magandang umaga din po, sir. Salamat po. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7. Joy FM. Inyong nadungan ang tigmapama sa 72nd Infantry Battalion. So at least sa anaasa 13 plus 13, pila ba? 20 pila? 26. Oo, 26 26.8 million nga proyekto ha ang giablihan na dinhang dapita farm to market roads kini sa may La Esperanza and din ha, sa may New Cebu sa President Rojas. And today aduna usab kunoy farm to market roads nga pagablihan dinhang dapita sa may Magpet sa Bantak og Don Panaka under kini sa Alcaca Projects og under kini sa Barangay Development Fund nga gibubo under sa proyekto nganha sa matag barangay nga beneficiary. Tinig ng Bayan. Tinig ng alas 5:58 na ang atong oras. Mayong buntag day kay Ati Virgie. Oh, mayong buntag po sa Mendoza family kay kasamang Ruel Mendoza. Mayong buntag ha. Salamat sa inyong pagpaminaw. Tinig ng atong ginahulat karon ang signal gikan sa Pag-asa DOST kay kaganyan na uwanan gid ko oy. Karon ka hanga daw, kumusta kang mamahimong dagan sa panahon? Atong siren kana gikan sa atong mga kaubanan sa DOST. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ana sa linya gikan sa DOST sa Cotabato City si Kaubang Alvin Bautista. Tinig ng Bayan. Weather update. Weather update. Magandang umaga po at isang matiwasay na araw na Biyernes sa ating tagapakinig. Narito ang kalagayan ng panahon sa loob ng 24 oras. Kaninang alas 3 ng madaling araw, ang binabantayan po nating low pressure area ay sa ngayon nasa layong 90 kilometers silangan, timog silangan ng Romblon. Mababa naman po ang chance nitong maging isang ganap na bagyo at kasama pa rin po nito ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto pa rin sa Southern Luzon,
Visayas at Mindanao. Sa pagtaya po natin dito sa lungsod ng Cotabato, Kidapawan at mga karatig bayan nito ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, at dulot po yan ng ITCZ at LPA o low pressure area. Ang hangin ay magiging mahina hanggang katamtaman mula timog kanluran na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Ang agwat ng temperatura ay nasa 22 hanggang 34 ang taas sentigrado. Ang araw ay sumikat sa ganap na alas 5.33 ng umaga at aasahang lulubog mamayang alas 5.42 ng hapon. Mula po dito sa DOST Pag-asa Awang Airport, ito po si Alvin Bautista. Tinig ng Bayan, Weather Update. Weather Update. Dagang salamat ko bang Alvin Bautista. Oy, impunto alas 6 ng atong oras. Nagkitaigong oras atong pagpanaguban sa kamayong buntag dahil sa itong mga kagilaan din hanga dapita sa Tulunan North Cravato sa may barangay Kulasi o gakining saning isa ka barangay Lampagang o mayong buntag. Ganin nyo, adang salamat sa inyong pagpaminaw. Wala nagkitaigong oras. Musulun na si kaubang Loy Rosario alang sa dugang sigutanan karong buntaga. Atong kauban nga rin si kaubang Grace. Dagang salamat ha, sa inyong paguban, ganin sa inyong turumanon, ganin si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok manumilit kaninyo mga ingon. Ang nagpakabanang katawahan mo ay mataog danunggan sa malambuon nga kadilingban. Mayang buntag, kanatong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga kayupan mas ganado sa